の、言ってた、もうグループしてる。Hi guys, welcome to our next video kung paano mag-maintain ng cooling system natin. Yan po ang radiator, isang parts ng ating cooling system, radiator cap. Tapos bago kayo magpalit ng coolant or mag-service ng ating cooling system, siguraduhin nyo malamig yung makina or hindi galing sa biyahe, o kung galing man siya sa biyahe, siguraduhin naka-standby na siya ng 5 minutes to 10 minutes. Yung tinuro ko kanina, yun po ang drain plug para sa coolant. Okay, yan ang temperature sender. Tapos, yan ang thermostat switch. Automatic po yan, magsiswitch ng ating radiator pan. Yan pong sensor na yan, connected po yan sa ECU. Makikita din nyo sa picture dyan kung ano ang flow ng tubig, kung saan papunta yung malamig at saan papunta yung mainit, at galing sa mainit at pinapalamig ng radiator. Okay, tapos kung yung ano, yung ECT sensor na yan, yan ang electronic coolant temperature sensor. Ang symptoms niyan, hard starting, fuel consumption mataas. Tapos guys, wag na wag kayong mag-advise na tanggalin yung thermostat nyo, or kung saan man kayong bansa or country na naka-assign bilang isang technician, wag na wag kayong mag-advise na tanggalin ang thermostat dahil prone po yan sa overheating. Okay? At kung sira naman yung thermostat nyo, palitan po. Wag pong hayaan na walang thermostat. At hanggang dyan lang po yung video natin, at maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget to subscribe our YouTube channel for more videos.